Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito naman po ang pobreng kapampangan. Meron naman po tayong pag-uusapan. Napaka-sensitive rin naman itong usapan na ito. At sa mga kalalakihan dyan, ayan, sa mga asawa natin na gusto natin mapalagaya, na gusto ang ating partner, diba? So ito po yung tips para mapaligaya at masiyahan sa inyo ang inyong partner. Ibating po para po sa mga kalalakihan ito. Ito yung mga techniques, yung oral tips sa mga kababaihan na yung mga asawa natin na yung lalaki na gustong mapaligaya ang asawa natin, di ba? Yun sinasabi ko sa inyo na yung tips para mapalayad ng gusto ang asawa mo, di ba? Nabigyan ng successful or passionate oral yung sex, yung kasalukuyan na partner ninyo, di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo na technique na malupitan. Ito palang always remember na ang yung ari ng mga babae ay magkakaiba yan. Diba? Maaring doon sa previous partner mo o dating partner mo, yung mga ginagawa mo ay hindi niya gusto, diba? Baka ngayon, current partner mo ay magustuhan mo yung ginagawa mo sa dati mo. So every yung pag-ari ng mga babae, pipay ay magkakaiba yan. Kaya kapag iniisip mo na, bakit kaya dun sa una kong asawa o sa una kong nakasama o nakipag-jugjagan, diba? Nag-enjoy siya doon, di ba? Bakit doon sa pangalawa hindi siya nasisiyahan? So, yung mga mga babae na napaka-importante na makapag-create ka ng anticipation, karamihan dyan, guys. Kailangan yun nga na para magkaroon ng successful na orgasm, kinakailangan yung talaga napaka-importante niyan. Nakarelax sila, naindamod sila bago mo gawin yun sa kanila. Huwag na huwag kang magdadahin dun sa kanyang tinggililing o yung kanyang tingin. Diba? Bago mo gawin yan, gawin mo muna sa ibang parte ng part of body dun sa parte ng kanyang katawan. Una, guys, dun ka muna sa kanyang ano, yung kanyang hinaharap. Yung dalawang mountain na yan ay masyadong matilinghaga. Napaka-sensitibo niyan. Lalo na doon sa kanyang kanyang nipple. So, umpisan mo sa paglalaro doon sa kanyang mga yung dalawang, alam mo na yung utong. Napaka-anong salita naman yun. So, pasensya na po kayo. Pag-usapan lang po natin ito bilang yun nga sa mag-asawa. Talaga napaka-importante yung magaling kayo. Yung mapasaya nyo yung inyong partner, di ba? Gumawa ka, halimbawa, kapag nahalikan mo yun, gumawa ka ng circle doon sa pinaka-utong niya. Di ba? Paikot-ikot. Gamit yung inyong tang. Aga, tuwa-tuwa yung mga babae. So, habang hawak-hawak mo, yung kinakap mo yung kanyang mga bundok, diba? Yung dalawa doon. So, huwag na nating masyadong nahanin yung term na ganun, baka ma-censored tayo. Alam nyo na yung dalawang bundok na yun, di ba? So, ito yung pangalawa. Gamitin ninyo yung tamang hagod ang kanyang inner thigh. Kapag nandoon ka na sa ibaba, mag-build ka ng anticipation doon sa ibaba. Diba? At isa pa, guys, huwag mong tatanggalin muna yung saplot sa ibaba. Kung kinakailangan na naka, ano siya, panty, diba? Very important din na mag-build ka ng anticipation.
At yun ang ginagawa mo ngayon. Kaya hindi mo inaalis yung kanyang kasuotan. Madali lang naman na hawiin yan, di ba? Pwedeng igilid mo muna yung kanyang panty, di ba? So, pwede kang makapasok sa loob. So, isa pa guys, use your breath. So, tama yung narinig nyo. Gamitin nyo yung inyong hininga. Diba? Kahit na meron siyang saplot doon sa ibaba, so kanyang underwear, hingaan mo. Labulin mo. Diba? Yung kanyang maselang bahagi. Subukan mong pagalahin yung inyong dila para mahagod yung kanyang pipay pataas sa pataas pababa. Kahit na nakasuot pa yung pante, gamitin mong yung mainit mong hininga agad. Diba? Kiliti yun. To warm up the whole area, nakupo. Sobrang turn on ng mga babae dyan na nakapag build ka na ng anticipation. So, ano yung susunod mong gagawin? Kailangan mong stimulate yung kanyang pipay. Word na lang pipay, di ba? Yung queen ng kanyang kabuuan, ng kanyang burba ng babae. Kapag ikaw ay nag-aalinlangan, just keep going. Pakiramdaman mo kung ano yung sinasabi ng body language ng partner mo. Pakiramdaman mo yung response doon sa ginagawang stimulation. Kasi yung girl na yan, tulad ng sinasabi ko sa inyo guys, na hindi sila vocal pagdating dito. Pero hindi niya madadaya yung body language. So isa pa, yung sinasabi ko sa inyo na yung dance around it, di ba? Gamit ang inyong dila. Of course, napaka-importante yan na hagurin ninyo yung dila na dandan. Huwag niyong bibilisan yan na baka kapag binilisan nyo yan, masaktan siya para mag-start na makapag-build kayong sensation. So isa pa guys, yung sinasabi ko sa inyo na yung side to side, yung up and down. Kaluwat and kana, sa itaas sa iba. Napaka-importante yun. Pakiramdaman mo yung response yung sa ginagawa mo sa asawa mo, di ba? Sa kanya. Pakiramdaman mong nasa side ba siya o mas nakikita mo yung kanyang body language o nasa taas siya o sa ibaba, di ba? Sa left side o right side. Napaka-importante niyan na maramdaman ninyo at yung ma-feel niya. At yun nga, mag-base ka lang doon sa kanyang body language. Kasi makikita mo yun kapag nasaktan mo siya, uurang niyang bigla na parang nagulat. So, you know na yan na yung ginagawa mo, hindi niya gusto yan. Pero habang ginagawa mo yun, nakikita mo na halos na nakapilintik na yung kanyang mga dalili, yung mga mata niya, tumitira. O kayo ba? Diba? Yung mga daliri niya sa paa na parang umuunat na siya. Diba? Na halos nanideform na yung kanyang mukha. So, ibig sabihin nun, yung ginagawa niya na paghagod pag ang dila-dila ay nagugustuhan na niya. Diba? So, isa pa guys, yung vacuum. Vacuum. Alam niyo yung vacuum, diba? Vacuumin mo. Parang higupin mo. May tulog-tulog. Yung kanyang pipay po, ang kanyang yung finger. Diba? Huwag lang masyado naman. Baka naman hindi niya gusto yon. So, may mga girl kasi na ayaw yun na ganun. May mga babae din naman na gusto yun. So, habang sinusubukan mong i-vacuum yun, gumawa ka ng 8 moves mo, yung motion. So, alam nyo yung 8 motion? Infinity. So, walang katapusan na pag-ikot ng kanyang doon sa kanyang pipay, pag-ikot ng inyong dila. Diba? Sa kanyang peanut o yung pipay o kanyang finger. Diba? Stay consistent. Kapag nakikita mo yung ginagawa mo ay gusto ng partner mo, mag-stay ka doon. Yung movement
and roommate mo ay gusto niya consistent, be consistent. Kasi constantly ka na switch up ka o nagpapalit ka ng stroke sa kanya, it make harder for her na magkaroon ng tuloy-tuloy na sensation. Stay focused lang doon sa tingin mo, doon siya nasasarapan. Magtuloy-tuloy ka lang doon. So, ito pa yung pinakahuli. Yung try the alphabet methods, di ba? Ano yung alphabet method? Yan yung A to Z. Gamit ang inyong dila, gumawa ka ng marking doon sa kanya, kabuuan ng bulba niya, ng kasama niya, yung clip ng party. Ewan ko na lang kung pag hindi nyo pa nakuha yung kiliti niya, dila mo yung gamit mo dito, hindi yung kamaya. Gumawa ka ng, para kang nagsusulat, A, B, or C, di ba? Di, ayun, hanggang makarating ka sa Z. So, lahat ng letter magagamit mo dyan. Ewan ko na lang kung saan dyan. Yung matumpukan mo, yung magugustuhan niya talaga. So, alam mo guys, maraming mag-asawa na dito pa lang ay magkakaroon ng satisfaction. Yung iba naman talaga, dapat magkasabay kapag nagawa mo ito. After noon, may penetration na magagamit. Yung usually naman para doon sa mga boy, usually ibinibigay na lang ng mga babae because para makatapos din. Alam ng mga babae na once na nagkaroon ng penetration, talagang yun lang ang pinakamasarap. Napaka-importante na ma-explore ng bawat sulok ng parte ng inyong katawan ng partner ninyo para mas malaman ninyo kung saan talaga yung pinaka pleasurable doon para sa inyo. And communication na naman po, papasok na naman dito para mas magkaintindihan kayo at magkaroon ng better and successful na pagtatalik. So, yan lamang yung chinel ko sa inyo dahil mga nakaraang araw, hindi naman tayo nag-vlog. So, yan, sana masiyahan kayo. Mag-enjoy sa pakikinig at sa mga technique at paano magpaligaya ng babae. So, ayan guys, maraming salamat. At huwag niyo kalimutan subscribe sa aking YouTube channel, Pobreng Kapampangan, and click the bell button na rin para updated po kayo lahat sa mga video na ina-upload natin. God bless po, Pobreng Kapampangan. Enjoy watching.